Ang mga kawikaan ni Solomon, Chapter 21. Ang puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon, gaya ng mga ilog ng tubig, kanyang ibinabaling saan man niya ibig. Bawat lakad ng tao ay matuwid sa kanyang sariling mga mata, ngunit pinagbubulay-bulay ng Panginoon ang mga puso. Ang paggawa ng katarungan at kahatulan ay higit na kalugod-lugod sa Panginoon kaysa sakripisyo. Ang mataas na tingin at mayabang na puso at ang pag-aararo ng masama ay kasalanan. Ang mga pag-iisip ng masipag ay nauuwi lamang sa kasaganaan, ngunit sa bawat nagmamadali ay sa kakulangan lamang. Ang pagkuha ng mga kayamanan sa pamamagitan ng sinungaling na dila ay walang kabuluhan na inihagis paraot parito sa mga nagsisihanap ng kamatayan. Ang pagnanakaw ng masama ay wawasakin sila dahil tumatanggi silang gumawa ng paghatol. Ang lakad ng tao ay suwail at kakaiba, ngunit tungkol sa malinis ang kanyang gawa ay matuwid. Maigi ang tumahan sa isang sulok ng bubungan kaysa kasama ng palaaway na babae sa maluwang na bahay. Ang kaluluwa ng masama ay nagnanais ng kasamaan. Ang kanyang kapwa ay hindi nakakasumpong ng lingap sa kanyang mga mata. Pagka ang manglilibak ay pinarurusahan, ang simple ay nagiging pantas. At pagka ang pantas ay tinuruan, siya ay tumatanggap ng kaalaman. Ang taong matuwid ay nag-iisip na may katalinuhan ukol sa bahay ng masama, ngunit ibinabagsak ng Diyos ang masama dahil sa kanilang kasamaan. Sino mang nagtatakip ng kanyang mga pakinig sa daing ng dukha, siya rin naman ay dadaing, ngunit hindi didinggin. Ang kaloob sa lihim ay nagpapatahimik ng galit, at ang gantimpala sa dibdib ng matinding puot. Kagalakan sa matuwid ang paggawa ng kahatulan, ngunit ang kapahamakan ay magiging sa mga manggagawa ng kasamaan. Ang taong lumihi sa daan ng unawa ay mananatili sa kapisanan ng mga patay. Ang umiibig sa kalayawan ay magiging dukha, ang umiibig sa alak at langis ay hindi iyayaman. Ang masama ay magiging pantubos sa matuwid at ang mananalangsang sa matuwid. Maigi ang manirahan sa ilang kaysa sa isang palaaway at galit na babae. May kayamanan na naisin at langis sa tahanan ng pantas, ngunit sinasayang ito ng taong mamang. Ang sumusunod sa katuwiran at awa ay nakakasumpong ng buhay, katuwiran at karangalan. Sinusukat ng pantas ang syudad ng makapangyarihan at ibinabagsak ang lakas ng tiwala niyaon. Ang nag-iingat ng kanyang bibig at ng kanyang dila ay nag-iingat ng kanyang kaluluwa sa mga kabagabagan. Mayabang at mapagmataas na manlilibak ang kanyang pangalan na gumagawa sa mayabang na puot. Ang naisin ng tamad ay pumapatay sa kanya sapagkat ang kanyang mga kamay ay tumatangging gumawa. Siya ay nag-iimbot ng kasakiman buong araw, ngunit ang matuwid ay nagbibigay at hindi nag-aaksaya. Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam, gaano pa kaya kung dinadala niya ito ng may masamang pag-iisip. Ang sinungaling na saksi ay mapapahamak, ngunit ang taong nakikinig ay nagsasalita ng tuloy-tuloy. Ang masamang tao ay nagpapatigas ng kanyang mukha, ngunit tungkol sa matuwid, kanyang itinutuwid ng kanyang lakad. Walang karunungan o unawa o payuman laban sa Panginoon. Ang kabayo ay inihanda laban sa araw ng digmaan, ngunit ang kaligtasan ay sa Panginoon.